Noong nakaraan ay mainit nga na usapin ang patungkol sa kapabayaan na ginawa ng lunatic sa kanilang naging MDL team dito sa Pinas. Ito nga ay dahil sa partnership sa pagitan nila ng Blacklist International. Para kasi makatipid ay mas pinili na lang ng Blacklist na ipaubaya ang kanilang islat sa MDL at tila napunta sila sa maling tao na parang kagaya mo. Pero biro lang. Yun na nga ay dahil isang irresponsable, walang isang salita at paasa pala itong Team Lunatics. Pero kabatang, hindi sila ang paparusahan ng munton kundi ang Blacklist Management mismo. Bakit? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Pero teka, kamusta kabatang? Baka pwede mo naman akong suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe. At kung nakasubscribe ka na, baka pwede mo na rin idamay ang pag-click ng notification bell. Dahil ngayon pa lang, maraming salamat. Siguro naman lahat alam na kung ano ang nangyari kung bakit humantong sa pagmumulta o parusa ang Blacklist Management. Pero syempre para sa mga kakapasok lang at ngayon palang maririnig ang balitang ito, abay konting recap lamang tayo. Ang Blacklist Management ay nag-focus na lamang sa kanilang MPL team at dito nila ibinuhos lahat ng suporta kagaya ng pagkain, bootcamp, sahod at marami pang iba. At bilang isang MPL team ay mayroon ang bawat kuponan na islat sa MDL dahil ito nga ay kasama sa pagbili ng islat ng mga teams na ibig sabihin libreng nakukuha ng Blacklist ang isang islat sa MDLPA. Pero yun nga lang, syempre kung gagawa ka ng isang team sa MDL, ibig sabihin ito gagastos ka ulit sa kanila ng isa pang bootcamp, pasahod ulit at syempre pangangailangan nila sa araw-araw. Sa madaling salita, sinubukan noong una nitong Blacklist na gumawa ng Blacklist Academy na team at natapos nga ang run nila noong season 1 bilang 3rd at 4th place. Hindi na masama, syempre, pero ang nakuha lamang nilang premyo ay mahigit $2,310 o 130,000 pesos lamang. Sa totoo lang, sobrang liit nga naman talaga nito at paano mapagkakasya ang ganitong prize pool. Syempre paghahatian pa ng mga players kaya talagang halos wala nang matitira. May mga natanggap pa naman ng MDL team sa tuwing nakakakuha sila ng panalo pero hindi pa rin talaga ito sasapat kaya nga ayon kay Boss Strike ay sobrang liit lamang talaga ng kinikita sa MDL. Kaya sila ay nag-decide na kumuha ng katuwang sa MDL at natagpuan nga nila si Lunatics bilang partner nila kaya tinawag nga silang Blacklist Lunatic. Pero may sa demonyo yata talaga itong Lunatics dahil dalawang beses lang naman silang nagkaroon ng issue sa isang season at magkaiba pa ng bansa. Ito nga ay dahil hindi nagpapadala ang Lunatics sa kanilang napagkasundoan nitong Blacklist kagaya ng pangbayad sana sa bootcamp, pagkain nila at syempre ang sahod ng mga players. E paano na lang kung mayroon sa mga players nila ang breadwinner ng pamilya tapos isinakripisyo niya lang yung trabaho niya dahil nga sa team na Blacklist Lunatics. Tapos ang ending, tatlong buwan pala silang hindi sa sahod na ibig sabihin kawawa malala ang mga players itong Blacklist Lunatics nang dahil sa malaking kapabayaan ng napuntahan nilang kuponan. Kaya dito na sumiklab ang apoy at nalaman na nga ng lahat ang patungkol sa panggigipit na ito at dito rin ay agad-agad na umaksyon ang management mismo ng Blacklist at terminate ang Lunatics agad-agad at tinanggalan ng karapatan sa kanilang MDL team. Sa madaling salita, nag-take over muli ang Blacklist at ginawa nila ulit itong Blacklist Academy. Pero dito na rin umaksyon ang kataas-taasan, walang iba kundi ang munton. Nagkaroon ng masusing imbestigasyon sa pangyayaring ito at malamang tinanong nila ang bawat mga manlalaro kung anong mga na-experience nila kaya nalaman ng munton ang lahat-lahat. Una na nga rito yung patungkol sa food budget na wala nga talaga silang makain sa bootcamp na dahilan para mapilitan silang gamitin ang sariling sahod para lamang may pangbili ng pagkain.
Tapos sa sahod na nga lang sila umaasa, abay hindi pa ito naibibigay sa takdang oras at sobrang nagmimistulang nga sila sa kung kailan nga ba talaga ito darating sa kanilang mga kamay. At dahil napatunayang guilty nga kabatang abay dito na nagbigay ng parusa ang Munton, hindi sa Lunatics o hindi rin sa CEO ng Lunatics, kundi mismong sa Blacklist Management. Dito ay papatawa ng multa ang Blacklist Management sa mga pangyayari o sa mga nangyari sa kanilang mga players at hindi rin birong halaga ito mga kabatang at ang BL ang tinamaan. Alam mo, yung pakaramdam na kaya ka nga nakipag-partnership sa ibang org para mabawasan ang gastusin mo at makatipid at makapag-focus sa MPL team, abay ayon, mas lalo ka pang nagastusan, pero bakit nga ba sila ang pinarusahan? Napakasimple lamang ng kasagutan dyan kabatang. Ang Munton nang siyang may direct na kontrata kay Blacklist at ang Munton rin at ang Blacklist ang siyang may pinakakaugnayan sa isa't isa at hindi si Lunatics. Siyempre, ang tanong agad dyan, bakit ba napunta si Lunatics sa MDL ng Pinas? Hindi ba't dahil ito sa Blacklist na pinili sila pero maling tao pala para mahalin? Shesh! Sama din silta, parang ikaw lang yan kabatang na kapag maling tao ang pinili mo ay masasaktan ka lamang. Ganitong ganito ang nangyari sa Blacklist. Sila ang masasaktan at tatanggap ng parusa mula kay Munton nang dahil sila naman talaga ang pumili sa mga ito. Pero paano makakabawi ang Blacklist Management? Ang Blacklist ang siyang may kakayahang maningil naman ngayon kay Lunatics. Ito ay ibabase nila sa kontrata at na-mention ko na nga ito sa huling video na kailangan lamang na magproseso ang Blacklist gamit ang mga katibayan na sila ay hindi tumupad sa kontrata. Kumbaga Munton ang sisingilin ay si Blacklist. At si Blacklist naman ang bahalang maningil kay Lunatics dahil marami akong nakikita na kesyo ang unfair ng Munton at may mga nagagalit pa sa Munton nang dahil sa bakit si Blacklist ang sinisisi nito sa nangyari. Tandaan, lahat ng transaksyon nila ay dumaan sa legal na ibig sabihin ito lang rin ang dapat sundan ng Munton at bahala na si Blacklist kung anong paraan ang gagawin niya kay Lunatics. Ang kagandahan sa Tier 1 kasi kabatang ay sa aking pagkakaalam ay may office rin talaga sila sa Malaysia. Kaya malamang kayang-kaya nilang gawan ito ng paraan ay demanda kung hindi babayaran ng Lunatics. At ang kasunod nga nito ay mapunta tayo sa Onyx PH dahil sila nga ay may ipinost sa kanilang Instagram account saan ito nga ay may mga players na nandito sina Kelra, Erad, Oh My Venus, Ryzen at marami pang iba, ultimo si Baloy. Pero kung titingnan nating mabuti lahat ng mga larawan, nakasama rito ay pawang may mga sariling koponan na ngayon maliban sa nag-iisang tao na medyo napasiksik lamang sa na-post nitong Onyx PH. Dahil nandito nga si Dilar at silang yung bukod tanging player na kasama rito na wala pang team na naghahawak ngayon at ang unang iisipin mo rito, malamang abay nangangahulugan na posibleng kunin muli ng Oni itong si Dilar. Hindi nga ito malabong mangyari kabatang dahil bukod sa nanggaling na si Dilar sa team na ito abay isa rin ang Oni sa kanyang pinaka-kinoconsider na koponan para sa susunod na season. Malay naman natin ang Onyx PH pala talaga ang nakatadhana para kay Dilar na makakuha na siya ng tuluyan ng kanyang pinakaunang kampeonato sa MPL. Pero sa ngayon, sa lahat ng mga ipinose itong Onyx PH, dito lang ako pinaka mas maniniwala kabatang dahil hindi nga malabong mangyari ito. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa pagmumulta ng Blacklist Management na pinataw ng Munton at sana makakuha ng hustisya ang BL sa Lunatics. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.